araw mga ka-DDS, kapwa ko OFW, meron lang po akong reaksyon doon kay ate na taga-Taiwan na grabe ang ano niya na bakit daw natin we stand with the president, bakit daw natin ipagtatanggol ang ating mahal na Pangulong Duterte. Ito po ang sagot ko sa iyo ate. Malaki po ang kamalian ng pinagsabi mo na bakit kailangan susuportahan ang Pangulong Duterte. Bakit we need to stand for the president. The president is the head of the nation. Kailangan po niyang ng encouragement at patatagin siya dahil po milyong tao ang inaalagaan ng ating mahal na Pangulong Duterte. At problema pong po ate, masyado ka pong mabunganga, masyado pong bunganga ang ginagamit mo, hindi po ang utak. Ang ginagawa po ng ating mahal na Pangulong Duterte, kaya po naka-lockdown ng buong Pilipinas, yung ibang mga lugar sa Pilipinas, at lalo na po ang Maynila dahil po mabilis pong kumalat ang coronavirus. Bakit po kailangan kontrolin ni Tatay Digong o ng gobyerno natin ang pagkalat ng coronavirus? Dahil po, mantakin po ninyo ate, kung gusto mo po bang mamatay lahat ng mga Pilipino dahil po sa coronavirus, dahil nagpabaya ang ating gobyerno. Kung ang reklamo mo lang dahil ang mga kumpanya, dahil wala ng mga nagtatrabaho, wala ng ate, konting tiis lang po, matatapos po yan. Kung pinoproblema mo po yung mga manufacturer o yung mga kumpanya na gumagawa ng pagkain, problemahin mo po muna yung sarili mo na tumaba ka po. Kasi po, ang nakikita ko po, hindi ka po mataba. Napakapayat po po. Kulang ka po sa pagkain, kulang ka po sa vitamins. So ate, isipin mo po ang ginagawa ng ating gobyerno. Pinoprotektahan ang bawat Pilipino. Huwag ka pong astig or sinasabi mo kami mga bobo kami or feeling ko nga talaga napaka-bobo mo, kulang ka po sa vitamins. At dahil po sinisisi mo pa si Tatay Digong dahil nagkikipagkaibigan siya sa China. Ate, isipin niyo po, since nag-umpisa po ang Pilipinas, sino po ba ang nakaka-barter ng Pilipinas kundi ang China? Malaki po ang itutulong ng China. Sino po ba ang dapat anuhin ng gobyerno makikipagtulungan kundi din ang mga kaalyado ng gobyerno ng Pilipinas? So ate, huwag mo kaming tawagin na mga bobo or mga wala kaming mga pag-iisip. Malaki po ang pag-iisip namin. At kung tutuusin, huwag mong ikumpara ang Taiwan sa Pilipinas. Dahil ilang milyong Pilipino meron ang Pilipinas. At ang Taiwan, iilan lang po ang population nila. So, ate, huwag ka po masyadong feeling at masyadong matalino dahil ang layo-layo mo po sa presidente natin. Kung ikumpara mo ang sarili mo at saka ang presidente, ang utak mo po ay nasa talampakan at ang presidente po ay napakatalino. Kung binigyan po siya ng wisdom, sobra-sobrang wisdom. Dahil lang po sa mga kasamahan mong mga aktivista, kaya po ganyan ang nangyari sa Pilipinas. Dahil kakalip-up ng kalilip-up nila ng lockdown na ginawa ng presidente natin, yan, mas lalong kumalat yung coronavirus. Dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga kababayan natin Pilipino, na sinabihan ng mag-stay at home, matigas pa rin ang ulo. So hindi po kasalanan ng presidente yan. Kasalanan po yan ng mga kasamahan mong mga utak, talangka. So ate, huwag ka po masyadong feeling dahil po ang gusto ko po makita mo muna, magpataba ka muna bago ka makipagdebate sa mga ka-DDS or sa mga DDS namin, na mga ano namin. Dahil po kami pinoprotektahan, tinutulungan lang namin ang gobyerno para po lahat po tayo maging masaya at matapos na po ang pagkalat ng coronavirus sa Pilipinas. Huwag mo pong i-compare ang Taiwan at ang Pilipinas. Napakalayo po dahil po iilan lang po ang population nila. At alam nyo naman pong ang Pilipinas ay dahil doon sa mga kaalyado ninyong mga balahura, napuno tayo ng utang sa Pilipinas at wala pong magandang nangyari sa Pilipinas. Ngayon lang po bumalik ang totoong ng Pilipinas, yung may pagmamalaki natin. Ang layo-layo po ng sinasabi mong ano, kasi kung galit ka dahil nakikipag-alyado ang presidente sa China, we're so blessed. Dahil po ang Pangulong Duterte ay may utak. Alam niya kung ano at sino talaga ang totoong kaalyado ng Pilipinas. Hindi po ginagamit lang, hindi tayo parang binabalahura, hindi tayo pinapabayaan, at nandyan sila palagi para protektahan tayo mga Pilipino at tulungan tayo in time of ganito, crisis talaga. At huwag mo pong i-compare ate, dahil ang Pilipinas kahit papano, third world country tayo. Kung tutuusin, hindi tayo tulad ng ibang bansa. Pero tingnan mo yung ibang bansa. Compare mo yung ibang bansa, ilan pong namatay sa kanila. Kung tutusin, mayaman sila, may pera sila. Kung tutusin, kumpleto sila ng mga gamit, hindi katulad sa Pilipinas. But, napakaswerte pa rin natin na maganda, mamalakad, o mamahal ang ating mahal na Pangulong Duterte. Kaya,
isip-isip din pag may time ate, dahil nasobrahan ka na po kasi sa galing. Sobra na po yung pagmamaliit mo sa mahal na Pangulong Duterte. Isipin mo po, Pilipino ka pa rin. Kahit anong gawin mo, is kung sabi mo nga, concern ka sa pamilya mo, concern po ang Pangulo sa pamilya, at hindi lang po isang pamilya. Ilang milyong Pilipino ang pinoprotektahan ng ating mahal na Pangulong Duterte. So, isip-isip minsan at huwag bunganga ang gamitin, dahil minsan sa kakadakdak at sa kakatalak mo po, marami ka pong sinasabi na lumalabas na naman kasarili ka po. Iniisip mo lang sarili mo, hindi mo iniisip ang pangkalahatan. Napakapalad nga natin dahil ang Pangulo may utak, may puso at may malasakit sa mga Pilipino. So, hindi ka po kaaya-aya magsalita. Feeling mo lang kasi napakagaling mo. Pero sa totoo lang po ate, dakdak ka lang ng dakdak. Pero wala naman pong sense yung sinasabi mo para lang siraan ng aming mahal na Pangulong Duterte. I always be a solid DDS dahil nakikita ko sa presidente natin yung totoong malasakit, pagmamahal. He's a 75 years old. Pero tuloy pa rin ang pagtulong at pagtatrabaho niya at maprotektahan ang bawat Pilipino. So, God bless na tayo digong. Thank you po sa lahat ng tulong po ninyo. Huwag po kayong magpadala din sa mga tao mga negative. Laban lang po tayo. Tatayo at tatayo tayo. Matatapos din po ang pinagdadaanan ng bansang Pilipinas.